Ikaw kuro si Cassandra? Din si Manining Burgos. May nagtip sa amon diri siya sa balay mo. May nagsugid ari sa Iloilo. Po, pag-isa lang po ako dito eh. Mano si Linga sa guwa? May ara ka po diri. Gintabong ba si Maningning? Naku, wala po akong kilalang Maningning. Sino bang pinagtanungan niyo dun sa labas? Si Tita Esther? Nakakakita ho ng mga multo yun eh. Baka inakala lang niyang tao yung nakita niya. May mga maligdong kasi dito sa bahay namin. Mugid, pasensya na. Baka may mga mas kira ka nga ibang tao dito sa lugar niyo, ha? Hindi lang ka lang, ha? Baka base pwede itawag mo sa opisina sa nangyayari dito sa Iloilo. Makakaasa po kayo. Baka saligan ko naman. Doning, ha? Oo nga eh. Eric, sinyalis na to na masyado na masikip yung lugar na to para sa atin. Kailangan na natin umalis dito sa lalong madaling panahon. Bakit delikado buhay ni Maningning? Akala ko ba kaibigan niyo si Harry? Hindi nang akala ko nung umpisa. Pero napatunayan kong hindi pala tunay ang pakikipagkaibigan niya sa akin at sa mga anak ko. Noon pa pala, pinagbabantaan niya na ang buhay mo. Pinagbabalakan niya na ng masama. Ginamit niya ang utang na loob ko sa kanya para utusan si Maningning na traydorin ka. Ang pagnanakaw ni Maningning, ang dahilan ng kanyang pagkakakulong. Si Harry ang may kasalanan. Naiintindihan mo ba ako, Sigmund? Kailangan natin gumawa ng paraan. Kailangan maunahan natin si Harry. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin to? Dahil ngayon ko lang napiga si Maningning, ipinagtapat niya sa akin ang totoo. Na si Harry palang nagbabanta sa buhay ko. Hindi lang maamin ni Maningning noon dahil natatakot siya na kapag sumuway siya sa utos ni Harry, tutuluyan ako ni Harry. Nagkakausap kayo ni Maningning? Nasaan siya ngayon? Sabihin mo sa akin, ibigay mo sa akin ang numero niya, tatawagan ko siya, tutulungan ko siya. Marami akong tao sa Iloilo, maaaring makatulong sa kanya yon. Hindi, ayoko. Wag na lang. Baka mamaya parang si Harry din yung mga tauhan mo. Baka traydorin din nila ang anak ko, baka mapahamak lang lalo. Hindi bali na kalimutan mo na lang ang paghingin ko ng tulong sa'yo. Virgie, sandali lang. May pamilya sa Iloilo? Don't make a fool out of me, Cassandra. Alam mo ba na kaya nandun si Maningning dahil nag-iimbestiga siya tungkol sa'yo? Dahil naniniwala siya na ikaw ang pumatay sa kapatid ninyo. At gusto niyang patunayan yun kaya siya nag-iimbestiga dun. Don't be foolish enough to believe everything, Victor. Abogado ka pa naman. You should know the difference between truth and lies. You know me more than you know Maningning. Hindi ko kayang pumatay ng tao. Lalo pa't kapatid ko ang tinutukoy mo. So yun na yun? Ni hindi ka magdi-deny o hindi mo ipoconfirm sa akin ang mga narinig kong balita? Ni hindi mo aaminin na sa Iloilo ka talaga ng galing? If it will make you happy, then yes. Nagmula ako sa Iloilo. Pero simula nung umalis ako doon, kinalimutan ko yung nakaraan ko. You don't have to worry about anything. Wala mo kinalaman yun sa relasyon natin eh. Bakit ka umiiwas? Magdasal ka lang na hindi magbago nararamdaman ko para sa'yo. Pagkatapos lahat ng katotohanan ang itinago mo sa'yo. Eric, kailangan ko nang umuwi sa atin. Sapat na ang mga nalaman ko. May panlaban na ako kay Cassandra. Hindi pwede, delikado. Alam mo, mas masugi ngayon ang paghahanap ng pulis sa'yo. Ano, pag uwi mo, baka bigla ka nalang paputukan. Ayoko nang mawala ka sa piling ko. At anong gagawin natin, ah? Habang buhay na lang tayo magtatago?
Hindi ko pinangarap yung ganung klaseng buhay nung tumakas ako, Eric. At tumakas ako para imbestigahan si Cassandra, hindi para takasan ng hustisya. Ang batas na lang ang pag-asa ko, para mapatunayan wala talaga akong kasalanan. Swerte lang tayo, Ning, lalo na nung itinakas kita. Natatakot lang ako baka mawala na tayo ng swerte. Sige, kapag mahuli ka, magpapahuli rin ako. Hindi kita hayaang magdusang mag-isa. Oh, at anong kabutihan may dudulot nun, ha? Nag-iisip ka ba, Eric? Kapag nakulong ako, lalaya ka pa rin. Kung pwede mo parang ituloy yung mga sinimulan natin. Pero pag nakulong tayong dalawa, ano mangyayari sa atin? Pababaliwala na lang lahat ng pinaghirapan natin simula noon. Ganun ba? Ang kapal din naman ang mukha mo pumunta sa teritoryo ko, no? Kasi kapal ng putik sa pier na pinagmulan mo. Bakit, Virgie? Umaasa ka pa bang magkakabalik ka kayo ng asawa ko? Kaya lumalakas ang loob at pumunta sa pamamahay ko. Napatay na isda sa dagat? At ikaw, matanda ka na, malandi ka pa rin. Mm. Sige, sige, subukan mo! Isa pa! Isa pang maling lumabas dyan sa bunganga mo, uupakan na kita. Alam ko, retokado yung ilong mo. Kaya kung gusto mong pulutin sa imbornal yan, tumahimik ka. Ano ba ang ipinagpuputok ng butsi mo? Si Sigmund? Iyong-iyo na! Si Maningning lang ang tanging ugnayan naming dalawa. Hindi ko kailangan si Sigmund. Isaksak mo sa baga mo, leche ka. Masakit? Pasok ka mainit dyan. Kaya mo na bang bumiyahe? Bakit, Atening? Saan tayo pupunta? Uuwi na ako sa atin eh. Nadiscover ko na mga bagay na kailangan kong malaman. Panahon na para harapin ang punot dulo ng gulong to. Ang kapatid mong si Elena. Ano, sasama ka ba? Hindi ko na yata kayang bumalik doon, ate. Unang-una, ayoko nang makita si ate Elena. Pangalawa, hindi ko na yata kayang humarap kay Habagat pagkatapos nang nangyari sa akin. Pero kaya mo bang mabuhay mag-isa dito? Nandiyan pa naman si Tita Esther eh. Kahit papano matino naman siyang kamag-anak. Huwag mo akong intindihan, Ate Ningning. Salamat na lang sa lahat ng naitulong mo sa akin at sa pagtrato mo sa akin bilang kapamilya. Pakisabi na lang din dun sa atin. Lalo na kay ni Virgie, naging masaya ako sa piling nila. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa iyo, nagawa mong pre maglihim sa akin. Charles, anong matutulong ko sa'yo? Victor, pwede ba akong kumonsulta sa'yo? Hindi bilang isang kaibigan, kundi isang kliyente sa abogado. Oh, Sandy, ba't nasa labas ka? Sumama ba pakiramdam mo? Si Ate Ning mo ba nandyan? Wala na si Ate Ning, Kuya Eric. Bumalik na siyang Batangas. Ha? Huwag tayong bigyan ng dalawang matatending sampay si Eleanor. Ang nalakas eh. Buti hindi po dumikit yung ano nun. Reverge, yung makeup dun sa palad nyo. Nabigyan niya ng matindi. Matinding kambal, pare. Ganun. Ha! Parang pumpel ni FPJ. Akala ko ganyan yun. Susundo pa na ako. Ay! Kayo ha? Seryosong usapan to, ginagawa niyong kalokohan ha? Mare, sabihin mo nga sa akin, nung bang inalog mo yung mukha nung Eleanor, may lumabas na utang. Sa mulalo. Isa ka pa naman, Mare. Ano ka ba naman? Huwag ka nang sumama sa mga kalokohan ito, mga lukulukong ito. Malitin. Ito na lang. Alam niyo lang, inervous nga ako eh.
Oh. Next, mate. Hello, hello? Maningning, nak. Hello, Aling Virgie? Eric! Asan si Maningning? Ngayon pa lang ho, humihingi na ako ng dispensa sa inyo. Hindi ko po naprotektahan si Maningning. Ano? Linawin mo nga sinasabi mo. Ano bang ibig mo sabihin, Eric? Umalis po si Maningning nang hindi nagpapaalam. Aling Virgie eh. Ayon kay Sandy, babalik ko siya ng Maynila para sugurin si Cassandra. Ano? Iniwang ka ni Maningning dyan sa Iloilo? Ha, Eric? Pero sabihin mo nga sa akin ang totoo. Anong relasyon ninyo ng mama ko? Ako ba naman? Wala akong kahilig-hilig sa matatanda. Alam mo, Charles, sasabihin ko lang sa'yo, yung mga nagiging girlfriend ko, puro mga sexy yan, tsaka mga bata. Ang iniisip mo, posibleng mangyari yan. Sigurado ba hindi ka palasing dyan kung ano-ano nang sinasabi mo eh? Matino pa ako. Abogado ko. Hindi basta-basta tinatamaan ng alak yung isip ko. Talas pa to, no? Nga pala yung ano, yung kukonsulta mo sa akin. Huh? Okay, tamo. Sino sa atin ngayon ang lasing? Sabi mo kanina sa akin, nung magkausap tayo, may itatanong ka. Oo nga pala. Isa kang abogado, di ba? Ako ba niloloko mo, Charles? Eh, matagal mo nang alam na abogado ko eh. Hindi. Tanong mo pa. Ang ibig ko sabihin, bilang isang abogado, at ito sobrang hypothetical lang na question na, anong opinion mo sa isang tao na sobrang interesado sa isang kaso na hindi naman siya witness o nasasangkot? Sino ba tinutukoy mo? Nanay mo? Iilan lang ang motibo ng mga taong sinisiksik yung sarili nila sa imbestigasyon. Una, gusto nilang tumulong. Pangalawa, dinidiin nila yung nasasaktan. At pangatlo, ilang beses ko nang napatunayan na, ilang beses na, sila mismo yung kriminal. Virgie! Sigmund, si Maningning nawawala. Ha? Akala ko ba nagkakausap kayo? Paano nawawala si Maningning? Kasama niya si Eric, kaya panatag ang loob ko. Pero nung huli daw silang magkausap, nagdesisyon si Maningning na bumalik ng Maynila para hanapin si Cassandra. Natatakot ako. Alam naman natin na hinahanap siya ng mga pulis. E di pagtungtong pa lang ng Maynila noon eh, baka mahuli na. Delikado ang anak ko. Oh, akin na yung telephone number niya, tatawagan ko. Papupuntay ko sa safe house namin sa Iloilo. Wala. Iniwan niya kay Eric. Wala siyang dalang telepono. Kaya hindi ko nga alam kung paano siya kukontakin eh. Ay, alam mo ba kung saan huling nakita si Maningning? Teka, tatawagan ko yung tauhan ko. Baka maunahan ng mga polis. Tignan natin kung sino unang makakahanap kay Maningning.
Also, the presence of Go is gone. So, easy lang, hindi ba? Sigurado ka bang tama itong tinuturo mo sa akin? But of course, yes. Bakit wala ka bang tiwala sa akin? Baka naman ang gusto mong magturo sa'yo ng English is that crazy stepmother of yours. I am better than she in English. I know that very well. Pwede ba? Huwag mo nga mabangit-bangit sa akin yung pangalan ng ina-inahin ko. Naiirita ako pag nakikita ko yung pagmumukha niya. Yun lang. Bakit hindi mo solusyonan yung problema mo? Eleanor is like a mosquito. You know? They go buzz, buzz. But they're actually very, very small problem. May plano na ako sa kanila. Inuunti-unti ko nga lang. Pero malapit na sumabog yun. At kapag nangyari na yung gusto kong mangyari, hindi na niya ako magagambala. Let's drink to that. Maningning Burgos! Huwag mo nang isiping tumakas pa. Sumama ka sa amin ng matiwasay.